Nilinaw ng isang abogado na mali ang claim ng isang labor leader kaugnay sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Pastor Apollo C. Quibuloy. Si MJ Mondihar sa report. Wala raw kalam ang labor leader at abogado na si Sonny Matula kung sino sa kanilang partido ang pumirma sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Pastor Apollo C. Quibuloy. Mahalaga ang CONA sa pagtakbo ng isang kandidato sa eleksyon bilang patunay na ito'y kaanib ng isang political party. Basihan rin ito ng COMELEC para sa legitimacy ng isang kandidato at para hindi ito'y deklarang nuisance candidate. Pero kahit wala nagtatanong, iginit ni Matula sa kanyang Twitter o X na wala itong kinalaman sa CONA ng butihing pastor. Ngunit sa paglilinaw ng representative ni Pastor Apollo na maghain ito ng kandidatura para tumakbong senador sa 2025 midterm elections, magkapangalan lang pala ang WPP ni Matula at ang WPP sa CONA ng butihing pastor. Although ang pangalan nila pala hindi Workers and Peasants Party, ang pangalan nila Workers Party Philippines. So hindi yan nakaregistered sa COMELEC yung Workers Party Philippines. Workers and Peasants Party o WPP ang naka-attach sa kandidatura ng butihing pastor. Parehong WPP ayon kay Tolentino sa grupo ni Matula. Si Attorney Tolentino ang presidente ng legit na WPP. Ang Workers and Peasants Party under my leadership, yung legitimate Workers and Peasants Party, tayo ang nag-offer ni Pastor Apollo Quibuloy na tumakbo under the Workers and Peasants Party, and happily tinanggap ni Pastor Quibuloy yung nomination and inatas niya sa Certificate of Candidacy na final niya noong October 8. Nauna nang nilinaw ng Commission on Elections na hindi makakaapekto sa kandidatura ni Pastor Apollo ang isyu ni Matula. Kahit ganito, welcome pa rin naman ang grupo nila Matula na suportahan ang kandidatura ng spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ. So, although yung Workers Party Philippines under ni Matula kung sino man siya, welcome pa rin sila na kung to join the volunteer organization of Pastor Apollo Quibuloy sa pagtakbo ni Pastor as Senator of the Republic of the Philippines. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.